para po sa mga tao na naninirahan dito sa Mokpo, be good. Be good sa aming mga gays. Kasi one way or another, makakatulong kami sa inyo. Magmahalan tayong lahat. Kasi we are living in what? We are living in the same place. Walang magtutulungan, kundi tayo lang lahat. Tayo lang mga taga-Mokpo. Dennis Jardeleza. I am 37 years old and I live here in Mongpog, Marinduque. I believe mga 5 years old, 6 years old, medyo sabi ng nanay ko, nakikita na nila na medyo malambot nga daw ako. Hindi na naman ako nag-doubt kasi sabi ko, malaki ang chances na sa ganong age ma-develop kasi nga yung dito ko, lolo ko ay halos mga puros gay. Kami po ay tatlong magkakapatid. Ako yung panganay. Meron akong dalawang kapatid na bunso, babae. Sa nanay ko kasi, no problem kasi very supportive siya. Same with my two sisters, no problem regards with that. Siguro sa tatay ko, medyo nagkameron ng konting problema. Pero hindi siya ganong klaseng kalaki problema. Medyo in denial siya kasi, syempre, only boy ako. Medyo nag-hope siya na magiging, alam mo yun, pagiging kasunod niya ako na magbibigay of course ng family. Pero dumating din sa part na na-accept niya din ako dahil sabi ko nga sa kanya, tatay, you have no choice kasi it runs in your blood. Nasa family mo ang pagiging gay. So wala tayong magagawa. Basta I will make sure na you will be proud of me kahit ganito ako. Yun ang kinaganda siguro ng environment na pinalakihan ko. Kasi very much accepted ako simula pagkabata. So siguro kung may bullying man, very konti lang, pero very minimal. Pero yung talaga to the extent na may nagsisigaw na talagang kinakahiya, walang ganong eksena. Ang pagiging LGBT dito sa Mokpog, I believe is not that hard. Kasi very, very supportive ang community ng Mokpog when it comes to LGBT. Talaga, hindi ka yung to the point na, ano yan, yung cat whispering, yung cat calling na katawan, oh, bakla, ganon, ganon. Walang ganun dito sa Mokpog kasi talagang tatanggapin ka dito kung sino ka, kung ano ka. Dito pag bakla, you are recognized as talented, you are recognized na talagang very productive. I'm a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in MAPE. So, teacher, of course, dito lang sa amin, sa province namin, sa Marinduque State College. Ang first year of teaching ko ay dyan sa Quezon City, sa Novaliches. But then I decided to come back. Naging counselor kasi ako ng barangay. Nagpuan lang ako. Nag-layoff sa pagiging kagawad, kung yun yung right term. Then I decided to come back here kasi hindi ko rin kayang lumayo sa family ko kasi my mom and my dad is turning 60 that time. Kaya ayun, I decided to come home. Dito na lang muna mag-stay. After a year of pag-stay ko dito sa province, na coming from Manila, ayun, nakapagtrabaho ako dito, natanggap ako dito sa school kung saan din ako graduate ng high school. Ang pagiging bakla kasi, eh, nakadepende sa iyo kung paano ka tatanggapin ng community mo. If you live well, if you do good, then you will be accepted kung sino ka. So, hindi siya naging hindrance kasi kung halimbawa, I am nasa teaching profession ako, hindi siya magiging factor as long as you do good sa iyong community. As long as you help your community, you are very productive, then everything will well smooth. Ang pagiging teacher kasi is, sabi nila, it's a calling. O, sige, sabi natin, all gays are talented. Pero hindi lahat kayang magturo. Alam mo yun? I mean, yung sa lahat pwede magturo. Like, for example, yung mga dance instructor, yung mga choreographers natin. Pero being here inside the classroom is different. Dito tinuturo mo rin yung values na dapat isinasabuhay mo din. Kaya nga sabi ko, mahirap din maging teacher na ba din? Kasi tinuturo mo, kailangan, ginagawa mo din. So, hindi ka pwedeng basta-basta pag ako teacher ka, hindi ka basta-basta pwedeng magpaigat-igat sa labas, magsisigaw, be a screaming fagot sa labas. No, you can't do that. Talaga naniniwala ako na ang pagiging teacher, hindi rin para sa lahat na gay ka, na pagturo ka ng mga seryoso, then you can be an effective teacher inside the classroom. Pahinga po muna tayo sa mga jowa-jowa na yan. My mind is focused on something new. I need to focus on my family first. Lalo na lang akong pamangkin ngayon.
na who needs my support. Medyo family oriented ko kasi ako. So family first. So may jowa naman ako before, pero okay naman kami ngayon. Very good. Magkaibigan pa rin kami. I have a jowa for 6 to 5 years. So naging kami. Then we decided to end everything. Kasi nga, he needs to focus. Gusto ko ano man ang gusto niyang gawin. And I need to focus sa family ko. Siguro pag lesbian here, ang bilis nila. I don't know why. Pero pag gay, based on my experience, I can say na medyo mahirap, na medyo madali. I don't know, pero ngayon lang ako nabakante. Ngayon lang. When I choose talaga na talagang huwag muna, I need to focus first on my family. Kailangan merong group kasi kailangan may susuporta sa kapwa mo bakla. Kailangan meron kang backup kasi not everyday may kaibigan kang straight na magbabackup sa'yo. Kailangan may kadugo ka na andyan, nasa likod mo lang palagi na alam mo at the end of the day, tutulungan ka. And pag sinabi kong kadugo, yun yung kapwa mo bakla. Ang mga issues namin dito sa Mukbog, actually, more on, syempre sa livelihood nila, namihirap ang panahon ngayon eh. Buti kami kahit paano, at least tuloy-tuloy kami kasi nga, meron kaming company na pinagsisipilan. Pero yung kaibigan natin ng mga gays na talagang ang pinamukuna ng kanilang pinagkakabuhayan ay yung sa mga events, ay talagang, yun lang naman, actually, yung pagkakabuhay lang nila. So, if we can do something about it, sana nga, para sa mga batang LGBT dito sa Mukbog, ang message ko lang palagi sa kanila, ang palagi ko sinasabi sa kanila, kung pipiliin mong maging bakla, kailangan pangatawanan mo na bakla ka. Bakla ka in a sense na hindi ko yung klase ng baklang pwedeng yurakan or pwedeng apihin, pwedeng pagtawanan. Kailangan ikaw yung klase ng bakla na darating ang panahon na ikilalanin. Ikaw yung klase ng bakla na dapat minamahal at mamahalin ng komunidad mo. Kailangan productive ka. Kasi pag hindi ka naging productive, pagiging sino ka sa community, pagiging ano ang role mo, you're just a playing game. Kailangan pag bakla ka, meron kang marating. Kailangan pag tomboy ka, meron kang marating. Meron kang masabi. Kasi hindi lang naman sarili mong dala ka. Dala mo eh, kasi kung sinabi yung bakla, hindi lang ikaw, marami tayo, hindi lang sarili mo ang dala mo. Kaya kailangan, bilang isang individual na bakla, kailangan maayos ang dala mo sa komunidad mo. O pwede ka magpakatotoo, walang problema doon. Kasi paminsan, kailangan din naman natin maging maingay. Pero syempre, kailangan lahat ay nasa lugar. Hindi ko sinabing kailangan palaging tama, pero dapat yung gagawin mo ngayon, hindi mo pagsisisihan mamaya. Hindi mo siya pagsisihan bukas at hindi mo siya pagsisihan sa future mo. Kailangan, yung ginagawa mo ngayon, magiging proud yung magulang. Pero para sa family na ibang nahihirapan tanggapin yung kanilang anak, open your mind, open your heart. Yun lang yun eh. Anak mo yan, you need to accept them kung sino at ano sila. Para pati, mas maginhawa sa katawan ng inyong anak. Maginawa sa puso niya, maginawa sa kanyang isipan na, okay, tanggap ako ng family ko. Mahal nila ako.